Happy Friday, guys. O, diba, ang bilis ng araw. And yung araw is tutok na tutok sa akin kasi yung araw is tumatama dito sa kitchen. So, yun, napalabas kami ng hindi oras kasi wala kaming food. So, sabi ko, pick up na lang tayo ng food kaysa kumain dun sa restaurant. So, napag-isipan namin na mag-pick up na lang ng soup, Vietnamese soup. Nag-order tayo ng homie. Kasi malamig sa labas, guys. Ramdam na talaga yung lamig. So, yan. Sineparate nila yung ano lang dito, mga sauce and topping. First time namin nag-order ng homie. Ayaw na ayaw kasi nila mag-order kasi daw hindi masarap. Hindi na siya mainit. You want me to warm it up? Still warm. Here, Remy. Take your dentics. Tinya guys, ito is isang order yan. Sobrang dami. Ang dami niyang laman. Tapos ito yung bowl na lalagyan ko ng soup. Kasi gusto namin na mainit para masarap. And yeah, dalawang order yung binili namin. OMG! Tingnan niyo naman kung gaano kadami. Hindi ko alam kung mauubos to. Eh, nagpainit pa ako ng kanin. Sabi ko gusto ko ng with rice. So, yan. Hindi ko ito mauubos kasi ang dami, guys. And kain tayo. First time namin itong itinaray. Ang pangalan ng po restaurant is Petit Saigon. So, yan. Meron na naman kaming bagong nilagyan ko ng hot sauce. Mayroon naman kami bagong pagbibilihan ng Pomi. Malapit lang, 5 minutes away. Masarap spicy ang sauce. Masarap pa ganitong malamig. Right? Cold weather? Chili? Yeah, it's cold. It's good to have a soup. Mmm! Yummers! So, ayan guys, nandito na tayo sa bahay. Napansin nyo guys, naka-jacket ako. Kasi nilalamig ako. Lamigin talaga ako. Malamig dito sa bahay. Sabi nga ni Mikey, buksan na daw yung heater. Sabi ko, wag muna. Hindi pa naman negative one. Hindi pa siya nagne-negative. Masyado pang maaga. Sabi ko sa kanya, mag-pajama siya at saka mag-sweater. Kasi ba naman, naka-short lang siya. So, yun. Ngayon, nagpiprepare ako ng siya nga pala kanina, nakita nyo sa video, meron kaming residente na naka-isolate kasi meron silang symptoms na, hindi naman siya COVID, pero ano siya, merong droplet precaution, kailangan mag fully gear ng protection, na PPE, kasi may mga inuubo. Bali, dalawa yung naka- isolation. Siyempre, for safety. And alam nyo na, pag ganitong flu season, nandyan na naman yung mga sakit na influenza. So, yun. Maybe in 2 weeks or less, siguro sasabihan na kami na magpa-flu shot. So, ngayon, magluluto tayo ng actually, hindi ko siya lulutuin. Ilalagay ko lang siya sa hotpot para lutuin magdamag kasi tomorrow is Sunday, magba-back to work na ako. I mean, papasok na ako sa work tomorrow sa full time. And ayoko magluto. Gusto ko lutuin na lang sa crockpot. Wala lang parang ano lang siya, beef, parang minudo style. Ganun. Minudo or basta yung may tomato sauce, yun. So yun ang ginagawa ko most of the week. Yung nilalagay ko na lang sa crockpot, kahit pork belly or ribs. Yun lang chicken wings ang hindi. Kailangan talagang
i-air fryer. So yun ang ano ko ngayon, ginagawa ko para hindi ako masyadong pagod after work. And kung ano yung matira, yun yung binabaon namin kasi madamihan na akong magluto. So yun, tomorrow nga pala, sa Monday, si Remy is pinabuko sa groomer kasi ang kapal-kapal na ng buhok niya, mahaba na siya. And buti na lang nakapagpabuko ko, mas mabilis dito lang sa malapit sa area namin. So, yun, na-eliminate na yung dapat gawin kay Remy kasi matagal ko nang gustong gawin yung kay Remy. So, yun, finally. So, yan, magluluto tayo ng dinner for tomorrow para hindi nagmamadali pag-uwi. And yung araw is super taas. And I love it. The sunset. Timplado na yung ating pacham. Pacham na luto. So, sarang ko na yan. Para pagbukas, pagising ko, ready na siya. Diyan na rin ako kukuha ng baon kasi hindi ako nagluto. So, gigising ako ng 3:30. So, sasalang ko siya ng 8 hours kasi almost 8 o'clock na. Tulog na tayo. Morning, baby. Morning. Iba na yung boses ko, guys. Malat na. Para magkakasakit tayo. Si Remy dito natulog sa tabi ko. Kasi tatakot kaming dumumi siya sa carpet. Tsaka sumuka kasi may sakit din siya. Actually, patatlong araw na niyang dumudumi siya. Kahapon, sumuka siya ng umaga kaso wala na, yung clinic na pinadadalan ko sa kanya, sarado. Sabi ko, dapat magko-call in ako. Kaya nag-book ako ng vacation ko today. So sabi ko, ngayon ko na lang siya dadalhin. I think okay na siya kasi yeah. Remy, you okay, baby? Love you. Punta kami ni Remy sa vet kasi siya ay nag-iikot. Tapos kahapon ay nagsuka siya. Come on, Remy. Let's go. Let's go. So, ang agenda today is mag-grocery. Tapos dadalhin namin siya sa groomer. Kasi ang haba-haba na ng buhok niya. So ang appointment niya is 10:30. So let's go na, guys, bago tayo mahuli. Remy! Yeah, higa ka dyan, Remy. Who's that? Who's that? Hi! Where are you? Where are you, Remy? You wanna sit down? So yun, guys, kakatapos lang natin magpa-check up si Remy. So, okay naman daw si Remy. Ginawa siya ng examine. So yun, ang sabi ng doktor is meron daw si Remy Addison disease. Yun daw ang reason ba't si Remy is may diarrhea, tapos nagsusuka, kasama rin daw yung stress doon. So, ikinwento ko doon sa doktor or sa vet na kakalipat lang namin. So, sabi niya maaring naninibago siya sa bahay, tapos yun nga, araw-araw nag-iisa siya kasi nga, syempre nag-work kami. So, yun. So, binigyan siya ng prebiotic and antibiotic for 1 week. So sabi ng doktor, kapag hindi pa siya okay ng 2 to 3 days, ibalik daw agad si Remy. O diba, parang may bata, no? Dahil ko pang may alagang anak. Actually, mas magastos siya kaysa sa akin.
Kaya kailangan talaga meron kang pang-emergency sa mga ganito, lalo kay Pag Remy. Kasi yung kumuha ng insurance, mahal din kasi si Remy is 1 year old and 5 months na. The more na kinuha mo ng insurance si Remy, lampas 1 year, mas mahal ang insurance. Dahil pala, nung bata pa siya, kinuhunan ko na siya. Pero, it's okay. Hindi naman, nahulog siya. Okay lang naman. So, yan, Remy. Nauuhaw siya. I think, wala akong dalang tubig. So, iiwanan namin siya doon sa groomer para mag-grocery sa Costco. Buti na lang, may appointment siya kasi kapag naiwan siya sa bahay, mag-iiyak na naman siya. So, yun guys. Pumunta tayo sa ating next destination. Sa parlor ni Remy. Kaya pala ako nag-day. O, paano para kay Remy? Wait. Gugupitan na siya. Where's your leash? Get down. Come here. No. Come here. Just wait. Come here. Yeah, no problem. Tingin tayo ng TV. Kasi yung TV namin is nag-i-start na siyang mamatay. Yung parang LED niya sa screen, nagiging dark na yung sa side. And gusto raw ni Mikey is yung OLED. Medyo mahal pa siya. Kasi yung TV namin is QLED. And ayaw niya nun. Gusto niya ng OLED. Ito, yung parang ganito. OLED. Mas maganda yung quality niya. 1900. Yeah, maybe 65 is okay. It wasn't smaller than 65 or 20. Yeah, it's fine. You can put on the wall. So this is thin and yung back niya is medyo mataba. Alright? So, ito yung gusto ni Mikey. Ito. LOD. And then, ito yung sa amin na medyo naghihingalo na. Gusto rin ni Mikey ng mount. So, ito. Kailangan namin. Hindi ko alam kung paano nilalagay yan. Good luck. 75 ang isa. So, tingin-tingin tayo. Kailangan namin. Actually, nakalista yung mga bibili nito. Pag minadaanan, tayo hindi makontrol. Bili tayo ng shampoo and conditioner. Hey, babe. What's the one we're using? This one or that one? Lapit na guys ang Halloween. Magkano yan? $2.99. Oh, expensive. Tapos, madami na rin chocolates. For Halloween, at saka costume para sa mga bata. Si Remy kaya? How about Remy? What's gonna be his costume? You sure you wanna get him a costume? Yeah. Ayan na si Remy! Hi Remy! Yan yung kanyang new haircut. Nag-iba na naman ang tsura niya, no? Mukhang skinny na naman siya. Ang bango-bango niya. Smell like a baby. Baby. Hi, Remy. Kung nakita niya ako sa loob, nasa loob siya ng room. Nag-iiyak siya. Parang batang nakita ko. Parang sinasabi niya, Mommy, Mommy, take me. Right, Remy? Huh? Ayan na siya. Naubos niya yung meal niya. Nilagyan ko siya ng
probiotic powder nung binigay ng doktor. Remy, how you like it? Tapos meron siyang dalawang antibiotic. Inumin niya to ng 3 days at saka 7 days. Remy, come here. You need to take your medication. Yeah. Good boy.